Hello mga kaibigan, so ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba manguha ng isda gamit ang lambat. Kasama ko si Hoy, halika rito, wag kang bastos. Si Jose, pilido mo, Mato. At kasama ko rin yung isa kong pamangkin. So aalis na kami. Ang oras natin ngayon ay alas 4. Mga ganitong oras talaga dapat pupunta ka na ng laot para ihulog yung lambat. At syempre babalikan mo kinabukasan. O ito yung sasakyan naming bangka. Mga ilang minuto tayong dun sa hulugan natin ng lambat. Isang oras. Hala, isang oras. Isang oras. Saan ba talaga tayo banda pupunta? Saan lugar? Isla ng Gato. Sige, alis na kami. Babush! Ano ba kahaba yung inulog nating lambat? 7,000 meters. Nandun na yung Isla de Gato. Galing kami dun sa Isla de Gato. Nagulog ng lambat. So mula dun hanggang dito. So ganun kalayo, ganun kahaba yung lambat na inulog namin. 7,000 meters. Kahapon ba? Ilang na kailang kilo kayo? Dalawang kilo ng? Ang alimasag. So itong lambat na inulog namin, makukuha namin dito alimasag, lobster, pitik. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung pitik. Ito na yung end ng lambat. Tatalian na nila. Tabayanan nyo po bukas. Marami kaming makukuha. Yung makukuha natin ba bukas, mga 20 kilos na alimasag, 30 kilos na lobster, 40 kilos na kurusan. Yung kurusan, alimasag din yun, pero kakaiba yung kulay niya. Medyo may mga cross-cross, ganun. 50 kilos ng pitik. Doon sa lahat ng nabanggit ko, ano yung pinakamahal? Red crab, yung kurusan. Yun yung pinakamahal. Good morning, logs! Ay! Bongge! Yay! Nakita na namin yung kawaya na hinulog namin kahapon. Kung saan nandyan yung lambat sa ilalim, yung dulo ng lambat. Yan po ginagawa ang pagbatak, mga kaibigan, ng lambat. Ibig sabihin ng pagbatak is paghila ng lambat pataas pabalik sa bangka. Actually, wala pang lambat. Lubit pa lang yan. Hey! Okay ba kayo dyan? Wala na magkwenta itong mga kasama ko. Hindi pa lang naibig. Dapat pa ganyan nagsasalita din kayo mga... Hey! Yo! Ganun! Good morning, Isla de Gato! I love you! Madisipang sa palungan ako. Ay, naantok pa ako. Ano ba naman yan? May lalabas ba dyan? Kung walang lalabas dyan, ako ang lalabas.
It's a big, big fish. Ano tawag si isda na yan? Puti. Dapat may kasama siya. Wow! Sabi ko na nga ba, imposibleng mag-isa lang siya. Nandun yung kasama niya. Meron pa yung isa dyan. Wow! There's another one. Ispalad. Buhay pa siya. Wow! Wow! And another bato. I love it. Wow! Wow! Another palad! Tama ba ako palad? Ala! Ang dami nating isda! Nakakakilig! Ay, ala! Ala! Pero wala pa rin alimasa. Ito, Musi. Musi. Ano tawag dyan? Musi. Yak! Ay, si Musi! Hi, manager! Kamusta yung ating pag-aanap buhay dyan, manager? Nakakapagod eh. Nakakapagod eh. Yan! The fish! The fish! Very, very fresh pa siya, no? Sintulad mo. Wow! Ah! Dapat sa likod. Yun! Sige pa! Ayusin nyo yung trabaho nyo! Sinusweldohan ko kayo araw-araw! Tapos ang babagal nyo kumilos. Ano ba? Alas 5 pa lang talaga ng umaga. Ang lamig dito. Ang lamig pala pag ganitong oras. Isla di Gato, thank you sa isda na binigay mo sa amin. Sana sa susunod bigyan mo naman kami ng alimasag na madami, ha? Gato, hoy, pinakausap kita. Sumagot ka. Wow! It's a very, very long fish. Anong tawag sa fish na yan? Snake fish. Snake? Fish, cracker. Snake fish, siyempre. Hindi snake fish yun! Fish snake! Silanggoy tawad ng tawad silanggoy. Wow! Another fish! It's so big! This is kirawan. Tama ba? Meron niyang kasama. Gataw sila eh. Nag-usap-usap kami kagabi na dapat magagataw kami. Patuloy pa rin sa paghatak ng lambat ang mga magkakapatid na sina David, Langoy at Nonoy upang sa kanilang pag-uwi sa kanilang bahay ay meron silang mauwing pang-ulam para sa kanila. Ha! Ang pinakahihintay namin! Nandito na! Uy, pakita mo nga! Yeah! Meron kami na kukurusan, friends! Ang laki! So guys, pagka mga ganitong pagkakataon na nakakuha ka ng kurusan, kailangan hawakan mo ng maigi. Sinisira talaga pala yung lambat kasi imposibleng makuha mo yung kurusan mula sa lambat nang walang damage yung lambat. So it's a little bit of a compromise, parang ganun, para makuha mo yung kurusan. Magkano kilo ng kurusan? 28. Magkano? 28. 2,800? Oh my god! 2,800, kaya pala one time big time ka kapag nakakuha ka ng kurusan. Parang makakuha ka lang ng siguro isang kilong kurusan, okay na. Parang sulit na yung ano, no? Okay na? Sulit na yung pagpapalaw. Yes! Ang laki niya, friends! Uy, gadara! Alam mo ba kung bakit mahal siya kumpara sa mga ordinaryong alimasag? Ah, yan yung gusto ng mga Chinese. Ito yung cross. Yeah. Naka-cross. Yan o, yung puti na, yung white na yan. Ang laki na kuha namin, kurusan! Ang laki-laki! Papasok natin sa basket. Wow! Tuloy pa rin ang paghatak ng lambat. Ang oras natin ay mag-aalas sa isna. Hahatakin ko lang to. Bigat. Masakit sa kamot. Ang nailon. Taksan mo ba? Masakit. Hindi, isang pisa lang yan. Medyo masakit guys kasi
Ano ba sa Tagalog ang nylon? Nylon. Yung nylon masakit. Pansi. Pansi. Masakit sa kamay. Dapat pala may gloves. Wala, hindi lang ginagamitan yan. Umpisa lang yan, masakit. Sige, laksan mo ba? Alright! Alright! Ako nang papalamot sa inyo! Sige! Sama-sama ka! Yan! Experience mo! Sakit sa balak! Mas masarap hawakan yan kaysa sa ballpen! Hindi ganun ang tamang posisyon! Ano ba? Yan! Yan lang! Yan! Dito ka umawak oh! Saan? Dito! Dito nakaipit yun! Doon, oh. Dito. Ito alalay lang. Hindi! Alalay lang. Ah. Sa gitna. At saka dito ulit. Ah. Dito nga, oh. Ano ba? Saan? Ah, dito, na. Sa bato. Oh, sila, ah. Alalay yung isa mong kamay. Alalay. Ah. Yan. Diyan ulit sabay bato. Para makahata ka ng... Okay. Maganda. Yan, laksan mo. Isang kamay lang yung nag... Ano? Ah! Ang lakas ni Unang Marcos! Ah! Sinasapian siya! Ah, okay! Sinasapian! Ano ko? Walang hirap! Nakakapagod, sobrang sakit sa kamay. Lalo na pag nahahawakan mo yung tansi. Manipis eh! Tapos madulas. So kahit may lakas ka pang humila, parang nag-aalala ka baka masimas. Masugatan yung kamay mo. Wow! Another kurusan! On the go! Yes! Another kurusan! Hawakan mo na! Hi! Hello there! O ano, isa ka na naman sa nahuli namin. Hindi ka na naman nag-isip. Kita may lambat, tumaan ka pa. Wow! Another kurusan! It's so big! Oh my God! This is so big. Mga 1 kilo yan. Yan. Ito talaga yung totoong 1 kilo. Grabe. Alam nyo ba guys, nung panahon, hindi naman ito hinuhuli eh. I mean, nahuhuli. Pero binabalik sa dagat. Kasi hindi namin ito kinakain dati. Nandito tayo ngayon sa Isla de Gato. Yes. Ang ganda ng rock formation niya, no? Parang same sa Palawan. Ganyan sa Palawan eh. Yan. Sobrang linaw ng tubig, guys. Pero marami daw ditong ahas. Sea snake. Tinatawag namin dito na walo-walo. Ito yung parang kuweba. Para siyang simbahan. Anong parang kuweba? Kuweba tal? Ito yung kuweba ng Isla de Gato. So, kanina lang. Ayan, nakikita din yun. Ang daming ano dito, sea snake talaga. As in, literal. Ayan, nakikita ninyo sa ilalim. Ayan. Ayan. Yun. So, dito talaga nakatira yung mga sea snake. Mga paniki. May paniki din dito. Oh my God, nandiyan na siya. Yan. Nangangagat ba to? Well-reserved itong Isla de Gato na to. Walang masyadong napupunta dito. Kasi pinaniniwalaan nila na ang Isla de Gato ay tirahan ng mga, well, mga engkanto. Mga gano'ng ka nakatagal na nangingisda? Matagal na. Wala nang bata pa ako. Ano yun? Talagang araw-araw, gabi-gabi, kailangan yun nangumuha ka ng isla? O kapag masama ang panahon, hindi mo kayo pumupunta? Pag nagpapahinga lang ako masama yung panahon, siyempre hindi mo kayaan ko. Yung bangka. Usually mga ano-ano yung iba't ibang klase ng lambat na tinuhulog ninyo? Kaya nito, malimasa. Yung iba pang ano, kaya tayo lang, pang alumahan. Tapos, namimimit minsan. Kasi ito na ang kinabubuhay. Ang anak, pang-insok. Pauwi na kami. Lumabas na kami ng Isla de Gato. Medyo
nakakapagtaka lang kasi madilim sa loob pero maliwanag yung camera ko, sobrang bright. Point 6, yung isang kurusan, medium size. And yung pinakamalaki is, surprise, 1.1 kilogram. For more Kuela videos, please don't forget to click the subscribe button. Again, this is ang Unang Marcos from the Rodeo Capital of the Philippines, Masbate.